Magandang araw mga bata! Kumusta? Ako si Ma'am Julie at nagagalak na makasama kayo sa araw na ito. Tara na, sama-sama nating aralin ang MTB, MLE o Mother Tongue. Tayo ngayon ay nasa Module 7 na. At ang ating aralin ay pagtatala ng mahalagang detalye mula sa naratibong teksto. Sa pag-aaral ng module na ito, inaasahang magawa mo ang sumusunod. Titik A, nakikilala ang naratibong teksto. Titik B, nasasagot ang mga tanong sa binasa o pinakinggang teksto. Titik C, nakikilala ang pagtatala. Titik D, nakikilala ang mahalagang detalye. At titik E, nakapagtatala ng mahalagang detalye sa naratibong teksto. Kung ito ay tauhan, tagpuan, o pangyayari. Pero bago tayo magpatuloy sa ating panibagong aralin, basahin muna natin ang isang kwento na may pamagat ang Batang Pulubi. Habang binabasa ko ang kwento, makinig ka ng mabuti at intindihin ito dahil pagkatapos ay may mga tanong na sasagutin ka. Okay, handa ka na bang makinig? Kung oo, tara, simulan na natin! Ang Batang Pulubi. Si Pedro ay batang halos sakali na lumaki at nagkaisip. Namatay ang kanyang ina dahil sa sakit noong siya ay 7 taong gulang pa lamang. Magmula nang sumakabilang buhay ang kanyang ina, ay napabayaan na siya ng kanyang ama na muli nag-asawa pagkalipas ng ilang buwan. Nagpagalagala si Pedro sa lansangan upang maghanap ng makakain. Kung saan siya abutan ng dilim, ay doon na rin siya natutulog. Isang araw, nakita siya ng batang si Ben sa parke. Si Ben ang nag-iisang anak ng mayamang mag-asawa na taga-kabilang barangay. Mami, kawawa naman ang batang iyon. Sambit ni Ben sa kanyang ina. Si Pedro ang batang tinutukoy ni Ben. Oo nga anak, kawawa naman. Asan kaya ang kanyang mga magulang? Sagot ng kanyang ina. Dari-dari nilang nilapitan si Pedro na noon ay nanginginig na sa gutom. Dinala ng mag-ina sa kanilang tahanan si Pedro. Pinakain, pinaliguan at kinupkop na parang sariling pamilya. Hindi nagkamali ang pamilya ni Ben sa pagkupkop kay Pedro sapagkat ito ay masipag at napakabait. Nakapagtapos ng pag-aaral at nagkaroon ng magandang trabaho si Pedro sa tulong ng pamilya ni Ben. Subukan ko ngayon ang talas ng iyong isipan. Sagutin natin ang mga tanong mula sa binasang kwento. Mga tanong. Una, sino ang batang pulubi sa kwento? Ano ang sagot mo? Tama! Si Pedro nga ang batang pulubi sa kwento. Pangalawa, sino-sino ang tumulong sa pulubi? Ano ang sagot mo? Mahusay! Si Ben at ang kanyang ina ang tumulong sa pulubi. Pangatlo, saan nakita ni na Ben si Pedro? Ano ang sagot mo? Tama! Nakita ni na Ben si Pedro sa isang parke. Pang-apat, anong nangyari sa nanay ni Pedro? Ano ang sagot mo? Tama! Namatay ang kanyang ina dahil sa sakit. At panglima, saan dinala ni na Ben ang batang pulubi? Ano ang iyong sagot? Mahusay! Dinala nila ito sa kanilang tahanan at kinupkop na parang pamilya. Ngayon ay dumako na tayo sa ating aralin. Ang pagtatala ng mahalagang detalye mula sa naratibong teksto. Sa araling ito ay pag-aaralan mo ang pagtatala ng mahalagang detalye mula sa naratibong teksto. Matutupad ito kung magagawa mo ng matapat ang mga inihandang gawain. Okay, magbalik-aral muna tayo or mag-review.
sa nakaraang aralin ay pinag-aralan mo ang pagbibigay ng ideya. Magbigay muli ng iyong sariling ideya sa mga sumusunod na larawan. Mahusay na ibigay mo ang mga ideya sa ipinakitang mga larawan. Alam kong handang-handa ka na sa ating bagong aralin. Nakapanood ka na ba ng teleserye? Sino-sino ang mga tauhan sa pinanood mo? Natatandaan mo ba ang mga pangyayari? Saan naganap ang mga pangyayari? Bago natin sagutin ang mga tanong na ito, ating basahin at unawain ang inihanda kong maikling kwento. Tara, basahin na natin! Si Lloyda ay nag-iisang anak ng mayamang negosyante sa kanilang lugar. Siya ay 8 taong gulang at pinayayaan ng magandang mukha kaya marami ang nais na makipagkaibigan sa kanya. Lahat ng gusto niya ay ibinibigay ng kanyang mga magulang, lalo na ang mga laruan. Marami din silang katulong sa bahay kaya may tagasunod sa kanyang mga kalat. Isang araw, wedding anniversary ng kanyang mga magulang at nagkataong wala silang pasok. Pumunta sa kanilang bahay ang kanilang mga pinsan na halos mga kaedad din niya. Dinala niya ang mga ito sa kanyang kwarto at sila ay naglaro habang ang kanyang mga magulang ay abala sa kanilang mga bisita. Isa sa mga pinsan niya ay nakakita ng isang batang nakasilip sa kanila sa pintuan ng kwarto. Lumabas siya. "Sino ka?" ang tanong ni Ruth, ang pinsan ni Lloyda. "Ako si Dan. Anak ako ng isang katulong dito. Halika sa loob, sumali ka sa aming laro," anyaya ni Ruth. Narinig ito ni Lloyda kaya bigla itong nagsalita. "Naku Ruth, wag! Ayoko makipaglaro sa anak ng katulong. Baka may nakawin pa siya sa loob ng kwarto ko." Malungkot na tumalikod si Dan. Nakita niya ang mami ni Lloyda sa kanyang harapan. Nandun pala ito sapagkat may kinuha sa kwarto nila na katabi lang ng kwarto ni Lloyd. Narinig ng mami ni Lloyda ang usapan ng mga bata. "Lloyda, hindi masamang bata si Dan. Anak siya ng ating katulong na pinagkakatiwalaan namin ng daddy mo at wala pang kahit anong bagay na nawala dito sa bahay. Sila ang nag-iingat ng ating mga gamit kapag wala tayo. Naniniwala akong pinalaki ng maayos ni Aling Nena ang kanyang mga anak kaya sana makipagkaibigan ka kay Dan," sabi ng mami ni Lloyda. "Sige po mami, kakaibiganin na po namin si Dan." "Lika Dan, pasok ka na. Sorry kung pinagdudahan kita." Ngumiti si Dan sabay sabing, "Ayos lang." At masaya silang naglaro sa loob ng kwarto kasama ang iba pang mga batang bisita. Naunawaan mo ba ang kwento? Kung naunawaan mo ang kwento, madali mong masasagot ang mga sumusunod na katanungan. Sa unang tanong, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Pangalawang tanong, saan at kailan nangyari ang kwento? At panghuli, ano-ano ang mahalagang pangyari sa binasang kwento? Tandaan, ang naratibong teksto ay mga babasahin na nagkukwento o nagsasalaysay ng mga pangyayari tulad sa maikling kwento. Ang pagtatala naman ay paglilista ng mahalagang detalye sa kwento tulad ng tauhan, tagpuan at mga pangyayari. Maitatala ang mga mahalagang detalye mula sa naratibong teksto tulad ng tauhan, tagpuan at pangyayari kung uunawaing mabuti ang binasa o pinakinggan. Sa pagtatala, bigyang pansin ang mga sumusunod. Tauhan. Ito ay nagsasaad kung sino-sino ang gumaganap sa kwento. Ang tagpuan naman ay nagsasaad kung saan at kailan nangyari ang kwento. Ang pangyayari naman ay nagsasaad ng mga naganap o pangyayari sa kwento.
Ngayon naman, ay balikan mo ang binasang kwento. Kunin mo ang iyong papel at lapis at itala ang mahalagang detalye sa binasa mong kwento. Isulat mo ang mga tauhan, tagpuan at panahon, at ang mahalagang pangyayari sa teksto. Tandaan mo, maitatala ang mahalagang detalye sa isang sanaysay, kwento o anumang naratibong teksto kung nauunawaan mo ang tatlong ito: ang tauhan, tagpuan, at pangyayari. Ngayon, ay gawin mo naman sa tunay na buhay ang iyong natutunan sa aralin. Basahin ang kwento at sagutin ang mga tanong pagkatapos. Ang magkaibigan ni Enelyn T. Badillo. Naglalaro sina Susie at Ingrid sa siso. Taas-baba sila at masayang-masaya. Maya-maya ay nakarinig si Susie ng malakas na boses. Susie! Susie! Ang malakas na tawag ng kanyang ina. Opo, uuwi na po ako. Kaagad na tumigil sa paglalaro ang magkaibigan at umuwi na si Susie. Anak, maaari mo ba akong tulungang ihanda ang sahog na sitaw at sili para maluto ko na ang sinigang para sa hapunan? Opo, inay. Nagmamadaling tinulungan ni Susie ang kanyang ina. Tandaan at naintindihan mo ba ang kwento? Kung oo, sagutan mo ang mga sumusunod na tanong. Panuto, piliin ang letra ng tamang sagot. Sa unang bilang, bakit kaya tinawag si Susie ng kanyang ina? Titik A, para matulog. Titik B, para kumain. O titik C, para tumulong. Sa pangalawang tanong, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Titik A, si Susie, Ingrid at nanay. Titik B, si Rico at Alan. O titik C, si Susie at Anna. Pangatlong tanong, ano ang ginagawa ni Susie nang tinawag sila ng kanyang nanay? Titik A, nag-aaral. Titik B, naglalaro. O titik C, nagluluto. Isa pang kwento ang aking inhanda dahil alam kong kayang-kaya mong sumagot. Muli, susubukin ko ang talas ng iyong isipan. Basahin na natin ang kwento. Tara! Araw ng Linggo ni ACA. Araw ng Linggo, maagang gumising ang magkapatid na Anna at May. Pagkatapos nilang mag-almusal, ay agad silang naligo at nagbihis. Nang handa na ang lahat, sila ay umalis na. Una nilang tinungo ang simbahan at sabay-sabay na nanalangin. Pagkatapos magsimba, ay kumain sila sa isang restaurant. Pagkakain ay nagtungo sila sa bilihan ng damit. Masayang-masaya ang magkapatid habang namimili ng damit. Pagkatapos mabayaran ang pinamili, ay nagtungo sila sa Luneta Park at doon ay napanood nila ang makukulay na mga ilaw ng fountain. Walang mapagsidlan ang galak ng magkapatid, lalo na nang binilhan sila ng kanilang ama ng lobo at hindi pa doon natapos ang kanilang pamamasyal sapagkat dumalaw pa sila sa bahay ng kanilang lolo at lola. Ikinuwento nila ang masayang karanasan sa buong araw nilang pamamasyal sa kanilang lolo at lola. Gabi na nang sila ay makauwi sa kanilang tahanan. Pagutang muli ang mga sumusunod na tanong. Una, sino-sino ang mga tauhan sa binasang kwento? Pangalawa, saan at kailan nangyari ang kwento? At pangatlo, ano-ano ang mahalagang pangyayari sa binasa? Very good! Ang galing-galing talaga! Natutuwa ko sa ipinakita mong galing sa paggawa ng mga gawain. Binabati kita! Hanggang sa susunod na pag-aaral!